Maayong unta kanyong tanan. God is good all the time. Oh, mahina Father Juan, to you na mahina kay Nayon all the time. Napaman, grabe. Pero bisa sa pagkapamahin-mahin, pero nahiusa tungod kay ang nakiusa ang Ginoo mismo. Ang pagkapamahin-mahin, dili ingon kontra, kundi ang pagkapamahin-mahin, tungod kay Espiritu Santo, daghan kayo ugasa. Apan na mabas na kalaylain ng tuba, apan sara ang tinugdan sa mga utuba. Mauna na, naglaon ko ba ni, nag-ambo ko ba ni hangap, mintaw mo, patas ko ni Father George ang ihang kwento, karulan ang kwento. Nililitaw nga, ginagaan pa niyong oportunidad ang mga spiritual directors nga mabata ko pamanandong sa mga tema nga gihatag na po sa tono opisyari sa Dalitama CCRS. Dili niya mo pinili na tema kung dili i-impose ni sa Espiritu Santo. Mauna nga Espiritu Santo na po'y mohimo niini. Ang tema sa kuang to karon, slide na to, Mark. Mauni ang tema, Empowered by the Holy Spirit to be evangelizers for the whole church. Mauna ang tema na gihatag sa ato ang CCRS Dalitama. Kung yung kami empowered by the Holy Spirit, it would mean the descent of the Holy Spirit, the outpouring of the Holy Spirit, the dwelling of the Holy Spirit. There are two famous accounts in the Bible that narrated the empowering of the Holy Spirit, the dwelling of the Holy Spirit, the outpouring of the Holy Spirit. The first account, which supposedly become the feast of the CCRS, the account of Pentecost. And I would like to read so that we have some feeling where we can get into the moment and the experience of the first Pentecost of the first Christian, especially the apostles with Mary and some of the disciples. And I will read the text of the first Pentecost to give us some feeling of that experience. Pero pinag-apila kagahapon na ito, nag-experience po tao yun ang baptism of fire, but a reenactment of the or celebration of the pouring of the Holy Spirit. But as we become Christian through our baptism, we already have received the Holy Spirit. And it says here in the first Pentecost, when the day of Pentecost came, all the believers were gathered together in one place. Amoraning mga tatama, CCRS sa Dalitama, they gathered in one place. Suddenly there was a noise from the sky which sounded like a strong wind blowing. Noise, strong wind blowing. And it filled the whole house where they were sitting. Then they saw that looked like tongues of fire. Very common to the signs of the Holy Spirit. Tongues of fire. Mato pa sabi sa, mitutun kanila ang usa ka kalayo nga daw dila nga kalayo. Tongues of fire. Then they saw what looked like tongues of fire which spread out and touched each person there. Just imagine, touch each person there. Walay na nain. Nga mo na, kita mo na mag-permite ko sa hay. Nga, yung siyo sayo na tatunay tao. Nga mo na, kagaliin mo niya siya. Wait mo na mo. And the world. They were all filled with the Holy Spirit and began to talk in other languages as the Spirit enabled them to speak. Then they continue. There were Jews living in Jerusalem, rich people who had come from every country in the world. When they heard this noise, a large crowd gathered. They were all excited. Excitement. Signs of the Holy Spirit. Because all of them heard the believers talking to their own native languages.
when I'm speaking of tongue. No? From the Catholic tradition, I'm speaking of tongue. The good news of salvation is being preached to the whole world and understood by all races, all peoples in the whole world. Pero speaking of tongue, pwede mo talaga speaking of tongue sa pinatok sa charismatic, pwede ka po na. No? Pwede mo lang mo-appeal ko sa prayer meeting sa yung natong Holy Infant Community. Yung naman may Holy Infant Community niya. Ipag-guide sa bispo sa mga niya. Mapin mo prayer meeting dito sa yung natong CCRS. There were some people who are speaking of tongue, no? Did I didn't even have to be more sensitive kung sa hindi klaseng istoryahan. Kaya kung if this is true that speaking of tongue, it might be he's speaking of one of the languages in the world. Speaking of tongue. Meaning to say, the gospel of Jesus is being preached and understood throughout the world. Na iparin sa tinako ka. Na nabati niya yung word speaking of tongue and understood ang minsay sa ginisipo kalibutan. Kantong nananto sila dito sa Lourdes. And because there is a continuous rosary, ang mga grupo, ang matag pilgrims, ibahin-bahin sa mga grupo. Kanya, ibahin-bahin po nila ang kanang Santo Rosario. Yun, yung sa ilang grupo, ibahin, tagaan sila, taha sila sa pag-ampo sa Fourth Joyful Mystery. Pero ang pag-ampo nimo, you will say your own language. Yung ginagamit sa Bisaya dito, yun sa nga, kabumagang Tagalog, mag-Bisaya na lang niya, alam, mag-Himaya, Kamaria. Pero, ikaw ang nag-live sa Hood Pilgrims. Mosaic ka o mag-Himaya, Kamaria, ang tubag sa tanang pilgrims, katong ilang kaulimon na pinulungan. Kaya kay Four Joyful Mystery man sila, alam itong madungog ng mag-Himaya, Kamaria, na puno ka sa grasya dito sa North France, ang Bisaya Prabi, mura ko ka itong misa hindi sa 500 years ito sa Paramitao sa ito ang Filipino representative dito sa Vatican nga gikada ang Ave Maria, no, ang Bisaya, mura ko ligot. Bato pa sa pare, nag-ibot ang balibubrat kasi pag-sultin ako, mag-Himaya, Kamaria, na puno ka sa grasya, nalupag ang kanang mga pilgrims, sila kagalingon ng mga pinulungan. Nasaktan ang Bisaya brand miabot sa Lord's brands. Muna yun nga, masaktan kita, ihusa kita tungod sa Espiritu Santo. Ang punong sa Ginoo, di lamang para sa Diyo, kundi para sa tanan. Okay. Amazement and wonder extreme. These people are talking like our Galileans. And how is it then that all of us here then speaking in their own native languages? The gift of the Spirit na bisan na kanilay atong tinulungan na pag-iibus sa kita. In contrast niya itong Tower of Babel, di bukang sa Ginoo ang ilahang tower tungkol sa nag-ilahay ng Ginoo, what sila kahiusaw na bukang. The second account of the most famous account of the outpouring of the Holy Spirit is the account of the appearance of Christ to His disciple when Christ was risen. And I just read, not to just feel us. It is also read during Divine Mercy Sunday. Mabuti ang pinakasikat na account nga ang risen Lord nagpadala kanato sa Espiritu Santo. It was late Sunday evening. And the disciples were gathered together behind locked doors. They were all afraid of the Jewish authorities. Then Jesus came and stood among them. Peace be with you, he said. Imagine, at the very start, we come to know that the first gift of the Holy Spirit, if you are filled with the Holy Spirit, you are in peace. Madam, nagkakaproblema, madam, sa mga kinabuhi. Oh, ada problema, ada masalah. Hai, Father, balipahin ko, Father. Wadi-wadi ko yung problema. Ano na problema? Tulong sa Espiritu Santo, nagaan ang iyong problema.
kaya na ako. Amen. Because once you are given the gift of the Spirit, you are in peace. Dili ka mo'y hinungdan sa away-away dito, pagkabuti mo sa iyong grupo, sa iyong silingan. You are at peace to yourself, with God, and with everyone. Peace be with you. And children beside the disciples were filled with joy at seeing the Lord. Jesus said to them, "Peace be with you, as the Father sent me, so I send you." Muna nga, bantay mo. When there is an outpouring of the Holy Spirit to us, by the risen Lord, we are sent. Ang atong baptismo fire, a celebration of the reenactment of the Pentecost, it is not done or celebrated for its own sake. Kung doon naman tayo kasulugan, liha sa pag-abot sa Espiritu Santo ka na ito, dili lang na kay nagsayo-sayo o nagdawat ta sa mong Espiritu Santo. And I think Peter will explain that later in the Acts. Kaysa pagdawat sa pagpusuri sa Espiritu Santo, then Jesus later on challenged them, "Peace be with you, as the Father sent me, so I send you." Then he breathed in them, said, "Receive the Holy Spirit." Then there is a mission that God has given to them. If you forgive people's sins, they are forgiven. If you do not forgive them, they are not forgiven. Meaning to say, the dwelling of the Holy Spirit corresponds to a particular mission. And basically, we know that this mission is to proclaim the good news of salvation. The effects of the gift of the Holy Spirit, at ang eventually Father George kaniha, it is not, sabi natin, inward. It is always outward, outgoing. It is given by God to us, by Jesus to us, so that we become evangelizers to the whole world. Then we will see how Peter will defend the Pentecost upon seeing nga katong mga naabindi sa Rome nga daw sama sila sa mga hubo, pero what Peter said to them, justifying the Pentecost, the indwelling of the Holy Spirit. Peter stood up with other 11 apostles in a loud voice, began to speak to the crowd, "Fellow Jews, and all of you who live in Jerusalem, listen to me, and let me tell you what this means." Pentecost, what does Pentecost mean? Peter explained in the succeeding verse. These people are not drunk. Dili ni mga hubog ka na mga naatanong diha sa Daphne or Jim. These people are not drunk as you suppose. Labintong kagahapon. Ebatisipanto. It is only 9 o'clock in the evening. Kabaw mo niya ng mga katakanta na mo diha mo diha sa Rizal Street. Kakanang kong tapay, property, hindi ka nila. Magkuan na sila hangtod na alas 2, alas 3 sa kadlawon. Kanang wap na mo diha ng mga bar-bar diha. Ng perting ka na magbatalon. It is only 9 o'clock in the evening, morning by Mutangliha. And said, this is what the prophet Joel spoke about. This is what I will do in the last days, God says. I will pour out my spirit on everyone. Your sons and daughters will proclaim my message. They are not drunk. When they speak to their own languages, when the Spirit pour out His gifts to them, it is the intention of the Holy Spirit that the message will be proclaimed to the whole world. I will pour out my Spirit on everyone. Your sons and daughters will proclaim my message.
Buo na mga charismatic, dili na na downlink staff. After our conference here, we would always ask the Lord, Lord, what do you want me to do? I will proclaim your message. Evangelization begins with yourself in your household. Kini nga po ang main, oi, bigyan mo simbang father, o pasimbahan na. Kini nga po bahan ng father, no? Ako father, dibuti, magyong ka father sa enhance ko na yung panaba. Kaya ako bahan pa diba, enhance sa kanunay sabon, o enhance ko na yung panabong. The mission to proclaim God's message is a command. Next. Meaning to say, our touring the Holy Spirit is given only the mission Lord. What about the Bible theology? Unsa may kalahian itong Kristo nga nasa Nazareth o Kristo nga napanahon na? But itong Kristo nga napanahon na daw, He's able to give or give the Holy Spirit. Apa sa paghatag ng Kristo sa Espiritu Santo during Pentecost or during the taong ibasa itong John 20, it is already turned over din na. That thus, Jesus of Nazareth mission as the second person of the Trinity is over. And the mission of the third person of the Trinity, which is the Holy Spirit, began. Muna na may unit ang muna makasiyohan na yung praise the Lord, God is alive. Pero ang pag-God is alive because Christ, risen Lord, becomes present to us in the community and in each individual person because of the Holy Spirit. By the virtue of baptism that we have, then the Spirit of God is given to us. Okay. And now, ang mission sa second person of the Trinity is turned over to the Holy Spirit. Pero kini si Espiritu Santo, dili makalimok kung wala'y katauhan sa Diyos. You know, the seven sacraments today that we have is a continuation of the ministry of Jesus. It is only achieved through people of God or sometimes through a priest. The sanctification of the world through the Holy Spirit. Ang tanang mga milagro na mahitabo niya sa tibuok sipahan, pinaki sa Espiritu Santo. Muna may unang ginawin ng pari na ipadala yung Espiritu Santo araw kinin pa ang binumahin mo tinuon na lawas sa dugo ni Kristo. Ang Espiritu Santo na nakakaroon sa sipahan ng jewels ka na ito, more than a new mode of presence of Christ and a new mode of ways for the salvation of the world. Ang Espiritu Santo na karoon ang naghimo sa kaluwasan sa Dio. Iyahang direct role na himo ka na ito through His presence in us. Okay. Next slide. Okay. Luke recalls the proof of the Pentecost, wind, fire, and speaking of tongue. Kada speaking of tongue, wala yun na gidenay sa Catholic tradition. We have different interpretations. Speaking of tongue in the Catholic community, pwede niya muna sa kuha. Pero kinakot ko eh, sa other version, sa gift that was mentioned by Father George, na may gift the speaking of tongue. Na may gift of interpretation of the speaking of tongue. Meaning to say, if I speak for a message coming from the gift of the Holy Spirit through speaking of tongue, I am not even have all the right to interpret
what the message of God is. Diba? Ako po di libo ko spiritual director sa El Shaddai. Yung mga charismatic community na. Gihibo ko spiritual director sa CCRS. Gihibo ko pong spiritual director sa mga Holy Infant Community. No? Yung Holy Infant Community, mga local charismatic community founded by Father Jung Sison. Daghan dito sa dito sa tabong. Sa ibuluksyo sa mga diocese gani. No? Pero last night, kapag ka po mismo, i-evaluate na po ni sila ng obispo, i-allowed ang obispo kanila upon the supervision of the spiritual director. Kung kamalaw mo si Father John Sison, he was one of the pioneering priests, diocesan priest in the Diocese of Tagum. He was my former spiritual director in College Seminary. And he was once the pioneering priest who work for the establishment of the basic ecclesial community. Muna nga, nakapunta siya dito sa Mati, sa Mati. One na yun siya sa Mati, no? Muna nga, ako may hata ko, kaya naman ko siya, but very charismatic priest. Niya, di-follow yun din itong mga, yun na itong talagang itong mga gift bitaw na, na-mention itong mga gift. Niya, may nag-give mo speak yung tongue. O kanang iyon nila na minsa hero message pa. Kaya siya yung spiritual director mga kuliha sa mga grupo, itake na po na po ang kanang formal na kuha, minsa hindi sa Ginoo. Pero I want to remind them that there is another counterpart gift that complement to the speaking of tongue kung na kay mensahe according to the Bible. Because this is a gift of the interpretation of the speaking of tongue. Interpretation of paghubad sa speaking of tongue. Matod pa ni Father George, ang gift na to, this is not a personal gift. The gift is supposedly complemented with other gifts that unites and build up the church. Na po yung sa charismatic, charismatic community ng pinala. So, Father, now when you could give sa healing, Father, okay, you have the gift of healing. Yan ka po mga Father, no? Pero na po tayo palisiya na po, Father, sa kasi ng palisiya na to, nga ka to daw nagpuyong-puyong daw, Father, kaya hindi na daw paapilo ng mga healing-healing. Ay, puyong-puyong ba? Pero I tell you, Father, no? Dahil na hindi naayos sa kuha, Father, no? Naayos sa kuha, Father. Dahil hindi naayos. Diba nga, yung kuha nga, una-una ko sa theology, gifts are given even to the unworthy. Hindi na kuha nga, karon, matod pa sa kanundo, nagpuyo-puyo mo na ito, ikaw, na nakay para, sa nga, naapader, asa mo na ito? Wala pa dugin, buha pa na. Uy, yung saan ay ka-byuda? Kung pa na, byuda buhi. Byuda buhi. Ikaw, yung ikuhang ba na? Alam niyo pa na, byudo patay na pa na. Buhi matay. Ikaw nga. According to canon law, if there is impediment of you getting married, live as brothers and sisters. You live in one household, sa kapalay, kunya, hindi mo mga, hindi mo pwede maminyo, kaya ma-please sumanta. Live as brother and sister. Nakapuyo na mo ka na yung iso, hindi mo ka kabubog. O tinandayan mo na, dili. Dili, ito. O na yun, hindi mo magpuyo mo sa kamalay, hindi mo magdulog. And if ever magdulog mo, magkakitanday mo, go to confession. O na, i-compromise na po. Because I also know that, yun ako nga, saan mo na, bilang mo na tuwing na kumbang, dugay na pa rin, 15 years na pa rin. Ikaw, live as brothers and sisters. If you happen to live in one bed, go to confession. Pero ang totoo yung ko, nga na yung gift to healing.
Ako sa ko ka ano galing sa ko ka minister, minister Dennis. Unya lang ako nag-uban ko sa kanang kwan, nag-uban ko diha sa kanang Dennis ni Father Suarez. Kato pa tawag ko ni Father Suarez na po dito. Ura, ikaw lang tuya. Iwan ko pa ni Fernando Suarez. Nakawag-uban ko kay Jenny Dennis sa Cebu, uban ko ni. Mind you, mga charismatic, not even gift of healing. God always give us the gift of healing. And as I think some of you are here, receive that gift. You know, not really. Na? Kaya kailangan na yung swaris yun. Kasi hindi ko, una kong umang yun. Unang yun nga ayaw. First na nga ayaw din ito. First coming of Father Fernando Suarez in Tagum, nag-heal dito sa kada ang mga murag, former palingki ng mga sa'yo na dala. Ako ka na siya, sa ka na siya. Nari naka-wheelchair nakakuan. Naka-wheelchair naka-wheelchair ba? Naka-tindo. Then after mga 3 years, somebody asked me, Father Pat, pwede ba kang kauban na? Kung ano sa man, nakamanuman ni si Father Suarez na nasa Davao, magpasalamat me, both are lawyers. Ako sa examinary, mga itawag ko niya, masalamat ko naman, nabuntis ang asawa. Ha? Isa niyo na si mabuntis, si Father Suarez. Then I told you, what happened? During that first instance where Father Suarez came to Tabo, they were part of the crowd who went to be healed. At one time, accidentally, Father Suarez passed by closer to them. Then the Father Suarez asked them, "O sa kusoy panghiling, hindi ito sa kasi mo, Arthur, sa Father, ako at buong gayon pinag-uba sa masawa, Father, huwag ako yung anak, 11 years na, huwag ako yung anak." And Father Suarez said to him, "Bihikap ng tiyan sa iyong masawa." After 5 months, nabuntis na yun. Ito, grabe niya. Ang di pamilakor na yun, mga lawyers, both are lawyers. Ikaw nito ng mga lawyers, mingon na sila na, kung naagyo na yung mga lawyers daw, ano mo naag, sila sa panik, naagay lawyers niya, mabot sa laki, mag-celebrate ko daw ang Ginoo. Yee! Na years! Kung naako na ipangin ako sa impyerno, pwede ko nang celebrate sa talas. Yee! Nang ipangin din eh! Mga misa-misa lang eh! Both are lawyers. And both, the profile of lawyers are very, kung isa ka lang ito mga mitikuloso na sila, hindi mo to na yun. But they themselves have made a testimony as if we are hopeless. We have been together for 11 years. And I know, saan na lang nilang manalim, mga sinapin ni anak ko, kasi mga sinapin ni anak, kanang papabuntis, yung lumuha na wala. Wala mo kabalo ni anak. Gusto mo papabuntis. Nalim ka lang, may mga process of therapy. One therapy would be, nakabuntis, awa ka mabuntis dahil o kamo kay tungod kay stress ay mong kinabuhi. Hindi mo nasa yan. Yan ay mga nga, ayaw na ni, ayaw na na, you know? Yan ang amahan ko, dali may stress. Alam niya, alam niya, they go through all processes of therapy so that this madam lawyer will get pregnant. But nothing happened. It takes, as they pass by, iyon ang iyon si Barisas, magkabuntis ka. And they also believe it was God's child given to them through the instrumentality of Father's lies. Okay, next slide please. The promise, okay, another slide. Okay, the promise of the Holy Spirit equips the disciples to evangelize the entire world for the expansion of the church. And one of the ways by which the disciple equips, kung sa kanilang sa kanilang, di kasangkapan, di sangkap ka.
so that you can evangelize. And one way that the Spirit equips us for evangelization for the whole world is He has given to us the gift of the Spirit, the fruits of the Spirit. I'll just mention, maybe experiment with me, Father, wisdom, understanding, counsel, fortitude, knowledge, piety, fear of the Lord. And the fruits of the spirits are love, joy, peace, patience, kindness, goodness, faithfulness, humility, self-control. And upon reading some text of the New Testament, there were still some other gifts found in Corinthians, in Ephesians, healing, miracles, prophecy, speaking of tongue, interpretation of the speaking of tongue. Isa pa. Some are gifted with being a prophet, evangelist, pastors, teachers. The gifts of the Holy Spirit are encompassing. Mabit ang usay ka na sa JKK, JKK-based ako ni mga pari, you know, kay Bola Misahan ni Molo. Diba, pag mag-misa niya nga, yun pa hoy, mga tao, aso mo yung gasa niya sa pagkanta. Kami yun. Ayaw na kay isang talagang spirito sa charismatic, ba? Okay. Pagkanta mo niya sa kuan, video kay Born Free as You'll Be. Kalungoy sa gift na spirit. Umato pa ni Father George, isa may paghahapon, Father, but the gift of spirit are all already there. It takes a little kilitik. It takes a little attentiveness of this gift. Sayang na namatay ka, hindi kalimutan na, and wasn't able to find and to know our gifts from God. Diba? Masaya naman. Ano-ano kinamatayin niya? Charismatic ko na siya. Diba ang gifts niya? Basta charismatic siya. Ano-ano nagawa niya sa ano? Mag-utanan ko na sa hit. Hindi ba hit? Kaya ako kami doon. Kaya ako na isa director. Kaya one portion ka. O sa mga sabi sa hit doon. O sa mga gift niya, nag-amisahe sa mother niya. O sa mayamisahe, nagpatak-patak kami pa din. Maulay na. Okay, tiwalag ha. So, what they go sa this particular person is already, lahat mo din mga hate, ako lang isang yan ba, is already tiwalag. He makes his own mensahe and makes his own interpretation of mensahe. Ako sa itrain sila kung sa Catholic one. Kaya ko lang, you cannot just do the mensahe, the speaking of tongue, unless somebody will discern, na yun na yan hindi tama pa na somebody would discern whether this mensahe is in accordance to the mind of God and the mind of the Church. Di na pwede mag-create o mensahe na maunay, hinundan sa itong pagmata-mata. Okay. The gift of the Holy Spirit is encompassing. No? Right, yeah, God. He equips us for the evangelism of the world. One time, I was still a young priest then, assigned in Bawang. Unya, gisutihan ko sa kapag sa Father, na-approach kay evangelization man. Na-approach sa kanang charismatic, na-approach sa kapag. Tanawin ko sa effective, dahil ka magkaabag niya. Then there was a kaabag din ng problema na ay tapat sa
kapilya. Usalang kapitros, kini kapilya ni kapitana, pangalan ni mo din eh, abuhan na nila. Diba? Nakita mo na sa mga jikiki na to, na ang gino ni 100 square meters lang, o niya, 150 meters lang niya, ang silingan po, doon niya din eh. The problem is, the whole family won't attend the kasulugan sa pulong or mass, once there's a mass, during Sunday. They don't want to attend. Ang ihimo sa kaaba, who is also charismatic. Kaaba ka charismatic. Ang trumpa, kita rin mo nang nga sa GKK, ang trumpa ilang kung ano kita nga na. Ang trumpa sa ilang GKK, di pa atubang sa ilang sala. Sa maayo ng pader, kay mga kuwala ni pader, naka-receive na may Holy Spirit, naka-simila ng pader nga, proclaim the good news to hold to the Lord. Kunya, di-utang dito yun. Then, during the homily of the hiniling of the Kaaba, sa pulo, na ay silingan niya, dali na yun, igo na yun, usan ang tatatikang, mabusin sa ilahang, ng balay, kapilya na uta, di yun muapir sa kasaulugan sa pulo, di yun muapir sa misa. Grabe naman po na, kanadyang grosya nyo sa Ginoo na usang mag-uma, kundi lang po lang sa Ginoo ni ato ang dapit din eh. Ang mga sak na ito, wala na ito di. Kung wala mahal, ang pag-apay sa usang sa pagpapasalamat sa Ginoo. Kalungan sa Diyos, after 3 months ko lang ito. One time, the charismatic leader who is a friend of Kaaba told him, sila, Brad, pinadyan ni Baptist mo itong imo nga, Brad. Ato daw, tagahang strategy. Anadis na ito ng ilang tradisyon o ka nang ginahin mo sa GTK. Kaya ikaw, magmanyanita. Ano mo, anong sahay? Kaya sa mga GTK, batay magmanyanita na yung mga kwaya, anak. Yeah, sige, Brad, kay Isidon na magmanyanita. Yung charismatic. Kaya kini, wapag yun ang basta. Yan na rin yan, manyan niya sa GKK. Nina, mga aming brother, maraman ng buwan kita. My beautiful is the morning, as if I am bringing you. Nagdala sa kapi, nagdala sa bigo, nagdala sa pinto, nagdala sa mano. May abot ni ano itong papa, nga di ito si ka o mama. Pagabot dito, Lincoln, ma, mag-re-meeting sa tatang ha. Yeah, ma'am, bukbi daw sa Bible, ma'am. Sa kinisahin sa kuat, ma'am. Kanang birthday celebrant, sir. Ano ka pong Bible niya? Kisahin na yun. Yan sa kisahin na. Ma'am, doon pa sa kaaba. Itong gahi kuat, gahi o yun na ito. Gahi o kanakulo man niyo makin sa ka. First time niya sa ilang kinabuhi. Karoon na 48 years old ako, karoon pa yung muna katagamta kung manyanita. Nabati na ko ang gugma sa ako mga silingan ka na ko. Itagahan ko nila, ikantahan ko nila, dalahin na. Yung na ito, katong Christmas Day ka, mamamatay ka ng rosary, katalang rosary naman yung black rosary. Pwede mo, oo, pwede na, pwede na. Nalapatay, pwede na yung mga sa isang mga, ato ang mga, oo, pwede na. Ang approach sa charismatic in Sanay o Hikma, personal touch. Amen. Ikaw ang yung nagkasing-kasing. Yamato pa sa labasan ng article, if you pray to the other person, they rarely being embarrassed. Kung nagkapo din sa mga tao daw, di na naman sa mga tao, ang buwan na ito. Pinakamit mo ito, no? Yung buwan ka lang sa birthday. Di ba mag-promain ka, hoy, pamata ng liha! Suko na sila. Pagkapit mo siya sa pulong, pagkumanan, suko sila.
But if we pray for them very concretely, they are hungry for God. Amen. You touch their hearts. You allow them the feeling of being lost because of sin. And you allow the touch of God penetrates to their hearts. Malipay din ko sa charismatic kay kini mga tawhana, kamuna ito mga tawhana, very concretely, follow the commands of Jesus. Heal the sick. Kami mga pare, kung dihog gali, magdugay-dugay. Na mga pader, na yung mga dihog pader. Unya, kung saan man na, dugay na mga, saan man, dugay pa na mamatay, saan, tingnan na. Pader, dilis pa man pader. Ay, kami na dugay, dugay pa man hatay. Pader, na yung mahilig pader, na dihog, saan man na, dugay mamatay, hindi pa rin himat yun na pader. Pero kung ano naman himat yun naman na? Di ba ka nang dihog mo na anointing of the sick. Di na nakasakit sa patro. Kamu, himancho na. Pagkakuha mo, pari ka lang, di ba himancho? Di ba? We are even, some people gani, buwan ko na sa mga sa sick, kaya padiho. May yung isa lang, mapauban ang presidente, mapauban father, ay, asa ba? Presidente ka kao. Yung mga kong father, mapauban father, ano ba? Di ko so is feel na, if you knock at the door of the priest at 12 p.m. or 1 PM or sometimes magbili kayo magbili. But the charismatics are there. They pray for the sick. And even those possessed by evil spirit, nakahilig na mo, no? Dato sa charismatic kasi na, hindi mo dala sa mga lictors, na makabaw rin, kung panapungo ko na sila, hindi na makakasas sa sampo. Na mga lictors, hindi na mga the Lord reading na maratim dito sa inyo, you know. They always bring the sick, the possessed, to the charismatic. Una akong giniling na pagkira ako sa mga kuhan, giniling ako sa mga mga hikyo at community. Mag-inform pa man ako sa mga, you know, the gifts that you can give to the whole church is prayer. Because people now are busy. They could not pray. Diba? Bore yung sa kamo mga karamatik attractive dahil mo. Attractive mo. Hindi mga higit na ko rin sa akin. Very attractive because they always pray. And the gift of the charismatic to the whole church because they have time to pray and to pray the broken word. Nakuha-issue din sa buha. Dili sa tago. Dili ginaw ka anak. Dili ka anak daw ba? Ano yan sa kodesis? Dili ka parang daw ba? E pagka-charismatic na kukuha, okay doon, parang eh. Hindi ka parang sa kukuha sila. Yung kung naman may gift ninyo, ang pandong, di ba nga ba yung brother, pandungin ko brother, eh, parang ginay mo. If you, kung imo nang kuha o nang sa charismatic, ka na muampo o pandong, kaya makapandong daw ba pare, mapian lang na sila. Kaya ka nang lihok sa charismatic. Hiling-hiling. Kunya, nalilog-log ko sa mga professor sa theology, isa ka, we should not ask permission to pray from your parish priest. If there are some groups who pray, ayaw paglunga mga pare. Kaya wala may iyon sa Ginoo dito nga. Kung kisa ni mga kuya, kinala mo kayo permission sa mga. Wala ko niya na yung Ginoo siguro, no? Hindi yun kung ang darong, nakapos mo sa ito, kung ano sa mga sabi, no? Punta nga, because the charismatic are basically called to pray because they have many times or many hours na na-use sila to pray. Iba ka kabantay lang mo sa iba. Kung sa'yo siya na sundin na sa inyo kami, kung isang kitahan, thousands of prayer, oy, kung duha ko na sa ginayuhan, di ba?
Dagingan ako ang mga lumayan sa dagingan ako. Ayaw mo kabalaka kung taas kayo niyo ang pag-ampo. Kayo kung sa himuon niyo sa langit, you know what you're doing in heaven if you happen to be in heaven? Eternal liturgy. Continuous prayer and worship to God 24 hours a day and 7 hours a week. Because you are a charismatic, dinahan ka mag-alala, okay na sinuma. Pero ba itong di magkampo na, di ko na makasunod sa tingnan niya sa lahat. Kaya kung sa pinuun dito niyo, mga ito mga santos, kanang santos, dito bago ang nagkanta nila ito, bago mga ng pare, o ang mga anghel sa kalangitan, nakikuban kami sa mga anghel o mga santos sa kalangitan, sa ilang way hunong nga panagdahig sa Panginoon. Santo, Santo, Santo ka. Si pinahagin ng charismatic ka. May hunong. Wala mong matuwa kung bana. Wala rin na sila. Praise the Lord! Equips the gift of the Holy Spirit. May we say, to equip His people for the works of service so that the body of Christ may be built up. And we have different gifts, Father George, according to the grace God gives us, let us use them in proportion to our faith. Kabalo man kung ano ay gifted din ninyo. Eh, mga sensyo na gifted din. Tapos yung tanong ngayon sa kisipa mga, Father, gifted, may kong healing pa din. Pero iba mula pahilingon pa rin, kaya puyo-puyo daw ko, na! Hindi ko pahilingon na, kaya puyo-puyo pa rin ka! Nag-gifted. Yung may mato pa niya, use this gift in proportion to our faith. Na may gift nga uncontrollable na. Orang yung mag-consultin ako, Father, grabe ko nito, ano pa rin? Hindi ay, grabe gift nga ako, Father, manunti. Yung sa mga lang, may mahintawanan na, grabe pa rin, uy! Daghan kayo na scoundy na! Kaya mga charismatic pa rin, kaya kung sila nga muna yung party, daghan yung scoundy na mga charismatic, kaya charismatic po ito pa rin. Kapalo mo na yung charismatic na scoundy, kapalo mo? Dili sa charismatic, pero charismatic ba siya? Ang taga, kapalo, taga-panamuan na ba? Scoundy na mo. Kamaya mo, sulting! Kamayang musulti. Naskaw na sila. Magpaskaw di hapon. Naskaw na po ito. Oh, pwede ko mo daw. Tansipin mo daw. Kung mapalanti. Tansipin mo. Naskaw na niya sa Times School. Kung tansipin mo, naskaw na di hapon. Kikamayang musulti. Nagdapo na mga artista pa din. Apin sila. Parang mga dati sila. Kita ko ato. Ang karismatik ang mga nito yung guardia-guardia. Ang kini, oh, mainig kayo ko ang artista. Gifted. But the gift, ikaw lang ka naman sa gift sa Ginoo na po, ay gifted, nag-recognize ka. Pwede man yung gamitin sa dautan. Mabito nga natin hierarchy to regulate the gift. Because if you allow the gift to just exercise by its own without control, grabe na nga. Huwag ito man, na may nang nai-gift of healing nga, pag-healing na nga, lupay-pay ang mga bata, yung pag-human na nga, gawas paghiling ng muta siya sa usang kabata nga nasundan tuluhay ang mga charismatic dito nga mga bata po na sundan po sa dautang spirito nakakuan mo na yan ha? Nang control niya, conclusion na yun sa mga charismatic sa panabo nga not a gift pero kinugift kung wala ni mo na-discern in proportion to your faith and to the unity of the church, kining gift ni mo, mo ni makalumpag siya. Kaya naman yung gift of talento siya, kaya naman, scammer man, may mong suti. Ilan magiging charismatic? Yung mga kuya mo na kaya naman suti, mag-speak ang talento mga yun mula. Apart yung gift nato, bigit siya. Ang gift na ito according to the
plans of the Father. Kaya pwede mag-uhatay yung kamahan, dog, dapoy, nakay kwantuhan, nakay gadra po to sa itong dog, gamitong ni mo dog sa pa, motor, limo, anong sa silahan, gift na siya. Pero kay ikaw kay nag, ujab-ujab naman, nawala kasi mong kwan, iswila, ang motor, gigamit ni mo sa iyong pagpamulitao, pagbanjing-banjing, wala din umayo paggamit ang gift ni mo na gihatag ni mo sa Ginoo. Sometimes, God has given us the gift, but eventually, the gift is misused. The gift is being abused. The gifts are not used in accordance to the will of God. Okay, next slide, please. See, Mark, another slides. Okay. Si San Lucas, who is the author of Acts of the Apostles, he told us that before the coming of the Spirit during Pentecost, the disciples prayed together, which contributed to their unity. Ako na lang i-specify them, prayed together. Walay charismatic na charismatic siya pero wala na siya ampu-ampu kauban sa iyang mga kaubang CCRS. Mura-mura akong ikuha sa mga hik. Hik na po yung mga siya-siya ko nga. Walay hik na pwede hik siya kama na pinusara and told himself na naibinsahin sa Ginoo. It is always within the context of the community. Next slide, please. Emphasis on prayer and unity. Next slide, please. Before people were attracted to God, before God filled them. Muli mga condition is sa outpouring the Spirit. They pray and they are attentive to the promptings of the Spirit. Muna kung gusto kang ma-review ang gift na si Ma, you always pray. And you pray for unity. And attentive to the prompting of the Spirit. O sa mga ka nasa charismatic spirituality. Basically, ang isa akong vocation, akong vocation as priest ba, start with charismatic. Unang, naitag ko kung sila din higali, nila dito. Naitag ko sila din. Nakatulog, tagag ko sila na. Wala na kauman. Nakatulog, kung sila na sila. Nakatulog, tagag ko sila na. No? Si nakauba na sila ati Kuan, ati Pasari yun, hindi ba? Yeah. Pagkauba pigyo na ako, pato si Mr. Olaybar. Ito si parang Mr. Olaybar. Nagkaubata yun na muna. Apigyo niya itong mga yan nga iukon sa charismatic ba kay si Sir Akma, mga iyang tito, o si Dung Dading Pulakaba, mga charismatic ba ito. Kaya moment ay, naparisis mo sa panin yung season dito. The young way to activate the GKK or build the GKK through charismatic. Dito charismatic yun yung mga kuhan dito. Mga kuhan dito. Alam mo na si Father Arthur Ulaybar, kami kabata. Dalawa si anak pa rin. Hindi ka naman mga charismatic dito, mga reyos yung mga anak, no? Mga mga dahil mga charismatic balaan nga, mga anak, mga maayo. Napay mga anak na di maayo. Ano na? Siya po rin, napsi, puli-puli niya, puli-puli. Okay, charismatic, no? Yeah, ang gwapo sa charismatic kay in terms sa kung iyon na ito, personal testimony. Ang personal testimony ba? Na, ikanuha po, kata iyon na ito, attentive to God before God feel them. Because the use of personal testimony and discerning how God come to enter in a particular occasions situations in life, within our life,
we easily recognize the hands of God in our life. Busy mo na tayo sa pagtuo. Bisa charismatic ka, di ka charismatic. Tinanong mo dyan ka ba, nandiyo kahit personal experience sa Ginoo. O sa ganoon, sa iyong kahintang, sa iyong kinabuhi, kaya sa iyong kinabuhi ba? Na kaya yun nga, asa ka sa Ginoo, gitakbo. O asa si mo, di mo ang na ang Ginoo, imong nakita sa iyong kawalingon. Kung dili ka makita sa Ginoo sa panahon sa imong kalisod o mga pagsulay o pag-antos, nakulang ka may pagkarismatic. Kaya ang imo ang pakita sa Ginoo, katulad ang mga parang, "Hoy, praise the Lord, ang imo blessing, praise the Lord, praise the Lord, ang blessing." Huwag ba kayo blessing? Sa mga nalang, praise the Lord, yan mo din eh. Praise the Mau naik charismatic mi seperti sama Father, seperti Father berang kaki aku rajin ke Father. Jangan luman. Tapi kalau lagi doa Father, lu punya kau lagi doa Father. Untuk mengetahui kamu perlu yakin minampu, kami belum mengetahui karena pintu segi doa berbeda dengan negeri surmi Father financial ni. Umi tengah blessing segi doa Father. Di pamilya ko sa pila ko. Kay blessing, maayo. Protestant naman ang ako, theology. Blessing, maayo yung kinabuhi. Kung kay blessing, di kayo yung kinabuhi. Di kayo hindi umasin dito. Protestant naman na siya. Kung mong protestant. Pero ang inuura ba, kung kita din ba yung blessing for spiritual life, dalhan kayo ang paparayag sa Ginoo sa atong kinabuhi, not all the time that we have so much blessing. But the time when we are in a difficult situations that somehow God come to enter into our lives. Amen! Amen. Ang mga charismatic di ay kung blessing, praise the Lord. Kung may blessing, ilang salinan mo sa buhay. Kailangan mo tayo blessings lang. Praise the Lord, ganuman. Ang gusto sa Ginoo, na kita din mabulag ka niya o i-recall niyo ang kinabuhi diin, nakita niyo ang Ginoo. Di ba kailangan sa nasa blessing? Katong sa mga pagsulay sa akong kinabuhi, katong nakalisod ko, katong mura, mitrust ko sa Ginoo, muna yung panahon diin, nakita na ako ang Ginoo, na gihigugma ko sa Ginoo. Amen. Blessing o my blessing financially, praise the Lord. Kay manuman, ang gusto lang sa Ginoo kanato nga mutubot lang ng Espiritu halon. Kung doon natin blessing, praise the Lord, atong ipaambit. Dili ta maluya. Kaya Ginoo in different ways, He has given us some difficult moments in life or trials in life, but all these trials have some purpose. Naray purpose at matrayas sa Ginoo. O bisa niya sa trayas na nanana. Dagang blessing na panuyo ni Ana. Praise the Lord! Nagaling buwan, nagaling charismatic na tanang negosyo, isulat niya, puro'y tanang. Pero may gusto ba, Pader? Tanang negosyo, isulat na ako tanang, Pader. Pero na yung negosyo ka ron, Pader, nga sulit na dito, Pader. Ngano meron ni saka di ko pa der kada murag ni tindo sa kagalingon kay kamalo ko nga ginawala ang bukuan ako wala bibiyan ako. I have the courage to stand up again in spite of many failures because I know that God is there and He has now in some blessing sa Ginoo. Next slide please. And finally, Luke depicts the two purpose of Pentecost. Number one, the prophetic empowerment, katong preaching the gospel like the prophets. Number two, the growth of the church and community of believers. Growth. And the third, of course, Spirit's coming produces gifts, especially also the fruits. That's why Pentecost
happen. Maayong hapon o maayong buta kanin tanan.